Welcome back sa ating channel mga kalurnto. Sa video na ito ay pag-uusapan natin kung paano mag-check at mag-test ng kapasitor. Ipapakita ko rin dito ang iba't ibang kondisyon o sira ng kapasitor. Kung interesado ka kaibigan, panoorin mo ang video ito. Paano nga ba mag-check at mag-test ng kapasitor? Ang una ay sa pamamagitan ng visual inspection. Tingnan ang kapasitor kung may leak, bukol at butas. Kapag ang kapasitor ay meron nito, ibig sabihin ito ay sira na o defective. Kagaya nitong electrolytic capacitor. Tingnan lang mabuti, i-check dyan sa may ilalim, sa may terminal at dyan na bahagi. Tulad ng nakikita nyo, obvious na may leak ang ating kapasitor. Itong kapasitor na ito naman ay wala kang makikita ang visible leak. Yan, kung titingnan nyo dyan, walang leak. Kahit sa ilalim. At pansinin nyo yung ano, mahaba pa yung kanyang pins o terminals. Ibig sabihin, bago pa yan. Wala pang sira guys. Ito naman sa unang tingin, makikita mo na sira. May butas na siya guys. So, sira na itong fan kapasitor. Kapag ganyan, palit kapasitor na agad guys. Ito naman, true visual inspection, mukhang okay pa siya guys. Pero tignan natin mamaya kapag i-test natin ng multi-tester. Ito naman, kung titignan mo ay mukhang okay na okay pa. Pero sa totoo lang guys, okay pa yan. Bago pa lang kasi yan, di pa nagagamit. Ang next ay sa pamamagitan ng paggamit ng multi-tester. Sa tulong nito, malalaman natin ang iba't ibang kondisyon ng kapasitor. Malalaman mo dito kung ito ba ay leaky, shorted, open, or good ang kapasitor. Bago natin i-check ng multi-tester guys, kailangan muna nating i-discharge ang kapasitor by shorting the terminals. Ito ay para hindi masira ang ating ohmmeter. After i-discharge ang kapasitor, i-range natin ang tester sa times 1, times 10 pataas hanggang makikita natin na mag-deflect ang pointer. Taasan pa natin ang ating range guys hanggang sa makita nating mag-deflect yung pointer. Ayan, pumitik na guys. Meaning, good ang ating kapasitor. Ngayon naman ay i-check natin yung mga electrolytic capacitor na nakakabit sa circuit board. Ito ay may pare-parehong value which is 2.2 microfarad 25 volts. I-set natin ang ating tester sa times 10. Huwag kalimutang mag-discharge ng kapasitor bago mag-test. Para sa inyong kaalaman, bago itong tinetest natin guys, observe natin yung deflection. Hindi ko makita yung deflection niya guys, taasan pa natin. Ayun, pumitik na. So, ganyan ang pitik o deflection ng good condition na kapasitor guys. Bago i-check yung next na kapasitor, i-discharge muna natin mga kaibigan. Baligtarin naman natin. Hindi bumabalik ang pointer natin guys. So ibig sabihin leaky itong kapasitor na ito. I-check naman natin ngayon yung last na kapasitor sa board mga kaibigan. As you can see, umaabot siya sa 0. Baligtarin naman natin ngayon yung test prod. Umaabot pa rin siya sa 0 guys. So ibig sabihin kapag ganyan ang deflection o reading ng kapasitor, shorted na po yan. Kapag open naman ang kapasitor guys, wala itong deflection kahit ang range natin is 10K. I-try naman natin ngayon i-check or i-test itong leaky na kapasitor gamit ang tester. Based sa nakikita nyo, normal ang deflection ng ating leaky kapasitor. Batay sa ginawa nating test, hindi lahat ng kapasitor na may normal deflection o pitik ay in good condition. So, kalurnto, ano ang best na paraan sa pag-test ng kapasitor? Sasagutin natin yan mamaya kaya huwag mag-skip guys. Ang next ay resistance reading comparison.
This time, try natin i-compare ang reading ng fan capacitor na ito na may 1.7 microfarad na capacitance sa bagong capacitor with the same value. Taasan pa natin yung range, guys. Ayan, pumitik na. Baligtarin rin naman natin ngayon. So, pumitik ulit, guys. Ibig sabihin, normal ang reading niya. Nasa 350 ang maximum reach ng deflection niya. Itong bago naman ang itetest natin, guys. Pareho sila ng capacitance. Ito ay may 1.7 microfarad. Huwag kalimutang i-discharge ang capacitor para hindi masirang ating tester, guys. Sa mga hindi pa nakakaalam, ang capacitor ay nag-i-store ng electrical charge na kailangan nating i-discharge kapag nagte-test o nag-check tayo gamit ang ohmmeter. Mas mataas ang deflection rates nitong bago, guys. Meaning, mas malakas siya kumpara sa isa. Kung nakikita nyo, may letter X na nakasulat sa side ng capacitor. Mahina na ang ikot ng electric fan dito, guys. Mamaya papakita ko sa inyo. Ang next na paraan para ma-check ang capacitor ay by substitution. Pansinin nyo yung capacitor na yan, mga kaibigan. Yan yung may X mark kanina. Kung mapapansin nyo yung ikot ng blade ng electric fan, medyo mahina at mabagal yan, guys. Siya nga pala, guys, kung mayroon kayong gustong idagdag o may gusto kayong itanong, just comment down below. Sasagutin ko yan once nabasa ko na ang inyong comment. This time, mag-substitute tayo ng capacitor sa electric fan na yan, guys. Parehong value na 1.7 microfarad ang nilkabit dyan. As you can see, na-detach yung isang terminal wire ng original na capacitor ng electric fan. Kung mapapansin nyo, malakas at mabilis na ang ikot ng electric fan. Para sa akin, by substitution ang pinakamagandang paraan ng pag-check at pag-test ng kapasitor. Makikita at malalaman mo agad kung in good condition ang operation ng isang appliances, mapa-electric fan, TV, amplifier, or aircon ang inyong nire-repair. Ang next na video ay kung paano mag-charge ng cellphone at paano paganahin ang wifi modem para magkaroon ng internet kahit brownout o bagyo. Para sa iba pang informative at helpful videos, bisitahin ang aking channel. Salamat!